Okay guys, so continue to dari gihapon sa round off. So sa previous na video is gisolve na to ang iyang pick round off ang iyang QP. So this time is isolve na to ang total time of concentration. Okay, so ang total time of concentration, so the same problem, kuha na tong total time and concentration in minutes. Okay, so muna na yung figure, so dire na lang ko mag-refer. So dire sa diba, nabahay natin na dire sa overland flow, so muna siya monitor ang overland. And then, drilling apart sa shallow concentrated flow. So, maning murag, drill sa LSC. So, maning sa shallow and then, maning ato ang stream flow, no? Or channel. Other term niya is channel. So, dali mo makita ng mga kanal, no? Okay, so, during a part, so, wala na ko issue, ano, no? Kay, gihatag naman niya ang iyang inlet time, kaning TO, which is 12.15 minutes. So, wala na ko problema, ano? And then, dali ang time, dali as a shallow concentrated, is wala siya gihatag na time, no? Pero nasa gihatag nga velocity, which is mo given nga sa graph, no? So probably ihatag na sa problem din, no? Okay, so kuha na lang nako ang time nata dire, no? So para makuha nato ang time, diba? Kabalot, formula is just distance equals velocity times time. So this time atong kwaon is ang distance is ang iyang length. Length sa shallow concentrated, and then natay velocity na 3.2, no. Then makuha nato ang time for shallow concentrated. So thus we have 750 feet is equal to 3.2 no time. So natay time for shallow concentrated, no? So that is just 750 divided by 3.2. Okay, so natin 750 divided by 3.2 divided by 60. So natin 3.91 minutes. So this one is 3.91 minutes. Okay, so next is there is a channel flow, no, sa kanal. So kani siya is nana siya section sa kanal, no, nga gihatag sa problem. So mo ni ang section. So diri na to makuha ang velocity, no. So kuha na lang sa nato ang velocity, which is diri na ako siya solve na. Kuha na ako ning section. So bali mao ni siya. And then so okay na na yun, no? Kuha ko na. So project lang sa anakot ni kani siya. So since makuha na to ang value ani din, no? Let's say z na siya. And kani siya is z. And kani siya is 6, diba?
So ang z is just 12 minus 6 divided by 2. Okay? So therefore, this is 6 divided by 2, or that is 3 feet. So ang anida siya is 3 feet and 3 feet. So tama yung slope na ratio na 1 is to 1. So karon, kung saan na to ang iyang area. So kani siya nga area. Okay, so wala siya. So this area lang sa trapezoid, di ba? So we have 1/2 sa base, bottom and top, and then ang yang depth na 3. Okay, so therefore that is 0.5 sa 6 plus 12 times 3. So natin 27 square feet. And then, kuon po natin yung perimeter. So, ang perimeter is, kanina siya, na? Itong nabasa sa tubig. Okay? So, muna ito ang perimeter. So, that is just, since 3 man siya, na? Kanina siya is 3. So, pasabot kanina siya is square root sa 3 squared plus 3 squared. So, natay doha ka square root sa 3 squared plus 3 squared plus 6. Okay, so therefore, that is 2 square root sa 3 squared plus 3 squared plus 6. So, natay 14.5 feet. So, we have 14.5 feet. So, kuhaan po nato ang hydraulic radius, which is equivalent sa area over perimeter. Okay? This is hydraulic radius. So, area is 27, while perimeter is 14.5. So, thus, we have 27 divided by 14.5. So, that is 1.86 feet. Okay, so at least klaro na tayo na, no? So, natay n nga given, which is 0.032. And then, natay slope nga given, that is, given ang slope na, no? 0.4%. O, ang length is 1,000. So, natay 0.4%, and then natay length na 1,000 feet. So, 0.4%, that is 0.004, diba? So, okay, so at least klaro na tayo, eh. So, I think masolve na nato ang velocity, no? So, using Manning's formula. So, natin velocity. So, since nga ito ang unit is naka-feet. So, gamitin ako si English system. No? So, yung formula is 1.49. Pag metric, 1 lang. No? Pero pag English, 1.49. Okay? 2/3 S, 1. So, yeah. Muna siya ang sa English system. Bali, naka-feet, naka-inch. Pero pag naka-meters, so, 1 lang. 1 over N, ha? So, bali karon is substitute lang natin ang mga values. 1 over 49
all over 0.032, and we have 1.86 raised to power of 2/3, and then 0.004 raised to power of 1/2. So nanatay velocity, and that is just equal to, so we have 1.49 all over 0.032 times 1.86 raised to power of 2/3, and then 0.004 raised to power of 1/2. So we have 4.45 feet per second. 4.45 feet per second. So mo na ni ang velocity nga ng flow diri ana sa channel. So So nanatay velocity sa channel. So kuno na lang nato ang iyang length, no? So masolve na nato ang time. So distance equals velocity times time, and natay distance na 1000 feet, and then we have 4.45 feet per second times yung time. So therefore we have time na 1000 divided by 4.45, okay, divided by 60. So we have 3.75 minutes. So nanatay total time. So the total time of concentration just times over flow land plus times shallow concentrated and times channel. Okay, so for the overflow, so nasa inlet time na 12.5 minutes. And then sa shallow, that is 3.91. And then sa channel is 3.75. So masolve na nato ang iyang total time, no? So we have a 12.5 plus 3.91 plus 3.75. So natay 20.16 minutes. So mo na ni ang answer. So ang total time, no, ang rainfall intensity is in function of time, no. So kanang sa mga problem is kinatag siya in function of time. And then sa hipod based atong graph na sa first padyod na ito ang video sa average sa mga hydrologic na cycle. So, pwede po in terms of time. And you can also use yung IDF curves. So, nasa yung curve, no? Katong nasa inyong manual. So, dito nyo muna makita, no? Pero sa mga problem is ginahatag mo dyan na siya, ha? So I think that's it, no? So ang atong concern dito is itong total time of concentration lang. So ato lang iyang procedure. Okay? So I think that's it, and see you in the next video. Thank you.